WIC, programang sasakulin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambol sa TWIC. Tatalakayin, hihibayin, at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambol sa TWIC, programang pwede kang mag-lutsak. Pinapwinaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa TWIC. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. WIC text line 0999-376-6768. Ulitin po natin. 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag pong kalimutan, like and share this video, follow and subscribe sa DWIC 882 on YouTube and on Facebook. We're also on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Like, share, follow and subscribe. Magandang umaga. Magandang umaga. How many days to elections? 6 days. Six days before. And therefore, 4 days na lang ang campaign period. Aha. At rest na ngayon eh. Okay. Holiday ngayon. So, today is Tuesday. So, ang kahuli-hulihang survey. Kahuli-hulihan na raw to. Totong-totong-totong na. Hindi, kahuli-hulihan na. Sabihin. Yung mga totoo din naman yung previously. Hindi, totoong kahuli-hulihan na. Totoo na itong kahuli-hulihan. Okay, sige. Oh, sa ang Pulse Asia ho, okay, last survey of this campaign, Marcos, 56%. Robredo, 23%. Wala nagbago dyan. Unchanged. Yun at yun pa din. Ang malaking pagbabago dyan, somewhere in March, from 15, umangat si Robredo by huge amount. Yung 8% na yun, 15, naging 24, mga ganon, no? Yun ang pinakamalaking istorya dito. Pero noon pa yun, hindi na nadagdagan. Yeah. Okay? Ito ang istorya rito. Number 3 na si Manny Pacquiao. Ta-da! Ang laki ng binagsak ni Boy Benta. 4% na lang si Boy Benta. Ano kaya? What do you attribute this to? Eh, lahat ng controversy, pinasok niya. Yung might Benta ng Divisoria, ano? Tingin ko, Benta malaking talaga, bagay yan. Tapos yung upak siya ng upak sa tax. Sa tax, di ba? Hindi naman niya naiintindihan. Si Boy Benta, 4% na lang. Hindi naman niya naiintindihan yung tax. Upak siya ng upak. Ayan, 4% ka na lang. Saan yan? Sa Pulse Asia. Kahuli-hulihang survey na to. Parin John, at Pulse Asia. Oh, anong nakalagay? At hindi gumalaw, Marcos 56%, Robredo 23%. So, yun pa din yung trend. Panic. Nagpapanic si Bongbong. Kasi bumaba, 57 yan dati. Ano na siya ngayon? 54? Statistically, same. It's the same. Plus or minus 3. But if you are on top, 1% it makes a big difference. It makes a big difference. Ganun ba? Yan na po tayo. Robredo 23. Etong dumagoso, naging 4. Naunahan na siya ni Manny Pacquiao, 7%. Wow. Sabi ko nga, eh syempre, ang dami niyang pinagagawang kabulastugan. Oh. Statements? Umupak na umupak. Diba? Yan ho. Pulse Asia ito? Pulse Asia. Ngayon, yan ano? Yung kahuli-hulihang survey na rin ng Publicus sa NCR. Yun yung Publicus sa NCR. Ang kanilang survey, sa NCR lang sila nagses. Dominado rin ng Uniteam. Okay? At doon sa Vice President Sara, doon sa ano, Pulse? Sobra-sobra din. 50, huh? Pareho sila ni Bongbong. More than 50%? Oo. Oo, 55, parang ganun si Sara. 55? 55%. Soto, 18%. Sharon, Kiko pala, Kiko. Sorry. It's a natural mistake. 16%. Number 3 si Kiko. At least si Robredo, number 2. I mean, pangalawa sa survey. Ano man akong sinasabi. So ano yan? Consistent naman yung pagka-number 2. Consistent yun ni Timmy.
Consistent yun, you think? Consistent na bumaba ng 1%. Hindi nga eh. 56 at saka 55, medyo ano yan, ha? Nakakatakot yan, ha? Nakakapanik, ano? Hindi yan totoo lahat. Kasi sabi ni Barry Gutierrez, may momentum. Upward trajectory. Ay! Hindi na. Pa daw. Tapos. Yun daw survey na yan, hindi pa. It does not reflect. Reflect yung... ano ba yan? Yung massive rally. Massive. Sa Pasay noong birthday. Tapos, Marigit plus... 400,000 doon sa Mowa Road. Malaki pa sa ano yun. Malaki pa yun sa EDSA. Yung expression ng mga kanon. That's my story. Malaki pa sa EDSA noong 86 yun. Mm. Oh, okay, yes. 400,000 eh. Kalain mo. Kalain mo. At saka plus, ano daw? Plus. Hindi pa daw nakikita dyan yung... Yan. Intensified. Campaign. House to house? House to house. Intensified. Yun. Meron nga nag-take sa akin. Baka pareho to ng writer. Mm. Pareho si yung writer ni Duque, ni Dar. Dar, at saka ito. May lagi may intensified. Intensified. Intense. Mabuti nga, wala pa yung Hall of Society dyan. Mali pa rin. Mali. Kulang. Alam mo, may nag-text sa akin tungkol dun sa intensified house to house. Intensified house. May nag-text sa akin. Anong sabi? Alam nyo, kung yan ang ating basehan, intensified. Intensified house to house, eh lahat na tayo naging Mormon. Totoo yan. Kung uubra yan, the whole world would be Mormons. Diba kasi, yung Mormon, mas matindi pa kayo, naglalakad yan. Hindi at saka walang tigil. Walang tigil. Ano yan? At saka napaka... Saka maganda yung approach. Napakagagalang naman. Oo, gagalang. Napakagagalang naman yan. Hindi walang... yan nagsasabi na, basahin nyo to. Kasi hindi nyo naintindihan yung ano eh. Yung walang... Walang, let me educate you. Yes, walang ganon. Walang ganon. Bakit naman walang ganon? Kasi napagagalang itong mga nag-house to house ngayon, intensified. Mm. Masindi. A series of massive rallies not reflected in the latest survey. Alay. Well, di pa daw. Ito si Barry, kailangan bigyan ito ng medalye. Totoo yan. Ang siga-siga. Ay! Alam nyo. In fairness, masiga-siga. Oh, alam mo. Ang mission nila, makakuha ng boto kay Marcos. Hmm. Yes. Hindi doon sa mga ibang kandidato. Kasi, minus Marcos, plus Lenny, bali double yun. Oo. Kung naka-isa kang boto natanggal mo kay Marcos, nadagdag kay Lenny, plus two. Bali 2 points yun. Mm. Ganon yun. Oo, yes. Okay. So, ang mission mo, kumuha ka ng boto kay Marcos. Mm-hmm. As many as possible. Correct, as many as possible. Yan, ho. Ngayon, kung ang inyong mga statement... Eh, puro defensive. Puro... Salag lang yan. Puro falsehood. Massive rallies not reflected in latest survey. Paano ka nakukuha kay Marcos ng boto? Meron kang tao maniniwala sa'yo. Diba? Ngayon, ang style nila para makakuha ng boto kay Marcos, upakan yung tatay. Uh-huh. Martial law. Ito nga yung problema ko dyan eh. Wala na nakakaalala nun eh. 60% po ng botante, 40 years old below. Hindi lang yun. Paano yun? Parang Conrad, Trixie. Yeah. Yung mga na nakaalala at nabibigyan ng istorya, hindi lang yung nababalansi sila eh. Hindi na yung human rights, etc. at saka corruption ang issue nila eh. Kasi ang sinasabi nila, human rights at saka corruption, every administration after Marcos, meron ganun eh. Sobra pa. May problema sila. Ang naalala nila ngayon, yung mga infrastructure, yung mga heart center, yung cultural center, yan ang naalala ngayon. Yung hindi nagawa ng mga subsequent administrations. Yun. Human rights violation. Lahat ho ng bayan na accused nung time na yun, ng human rights violation, yun yung kaputukan ng Cold War. Okay? Expansion ng communism. Mm-hmm. So, ngayon daw, yun ang style nila. Banatan yung tatay. So, makakakuha ka ba ng boto that way? O tapos, series of massive rallies not reflected in survey. Makakakuha ka ba ng boto sa ganyan? Ewan. Di. Kailangan kumuha kayo ng boto kay Marcos. How do you do that? Diba?
ipakita nyo, mas maganda yung inyong programa kaysa sa kanya. At saka mas kaya... Wala, hindi ginagawa. Ano ba issue ngayon? Food. Uh-huh. Nagsalita ba kayo tungkol sa food? Nagkadukin siya. Ayun. Mm-hmm. Ah, malakas ba sa food yun? Oo. Malakas ba sa food production? Eto Marcos ka, walang tigil sa kakasalita tungkol sa food. Correct. Hindi lang yun. Pinapakita nila na nagawa na nila yan. Yes. And that may magagawa pa. Dito sa kabila, pinapakita nila na defensive, eh. Hindi nila alam. Ah, hindi pa kasama dyan yung ano. So, tinatanggap mo yung survey. Puro motherhood statements nga. Akala ko bang ayaw nyo maniwala sa survey? Sa survey. Tinatanggap. Oo. Oo nga naman. Hindi pa kasama dyan yung massive rallies. Maling-mali ang messaging. Sabi ko nga. Una-una, bankrupt na. Kasi wala naman talagang overall na angkla. Principle, halimbawa, philosophy. Meron. Philosophy nila, huwag manalo si Yan, yan, yan. Ano yan? Tumakbo siya para matalo si BBM. Kaya ang kanilang campaign, puro upak doon sa tatay. Grabe. Hindi nga. Hindi mo manalo. Ang tema ng campaign. Oh, kasi ano yan, babalik yan. Kailangan hindi manalo si Marco. Kasi dahil sa tatay. Ibabalik nila yung ginawa. Hindi yung tatay ngayon ang inuupakan. Tingin nyo, kumakapit yan sa botante? I'm not sure. But they insist on doing that, which I don't understand. No, kasi they're trying to do too many things at the same time dun sa kanilang comms. Number one is to reiterate and re-intensify yung narrative nila from 86. Kasi binabakbakan yan With Duterte coming in, nabakbakan yung 86 narrative nila. Tapos, number two, so that's why kailangan matalo si BBM. Tapos, akala nila, the other thing is that they think that just by doing that, they'll win an election because it's always won for them before. Tapos, trying to make Lenny look good. Pero you can only do so much with so little. You can't make somebody, para sa fashion. Ang gusto nila retro. Correct. Binabalik yung 80s. Yes. 70s binabalik dito. Ang problema noon. Hindi kumagat. Switch ka ng strategy. At saka hindi pwedeng kumagat yun dahil binasag na ni Presidente yun Yung narrative President. Na yun Yes. President Duterte, siya nagbasag Correct. Sabi hindi. So they're trying to repair that and at the same time trying to win an election. So, convoluted yung kanilang communications. Tapos, ano ba talaga? Sinasama nila si Presidente sa banatan dahil binasag niya yung kanilang narrative. Correct. Binasag ni Presidente yung kanilang narrative. Sabi, hindi. Marcos deserves to be in libingan. Kasi naging presidente, naging sundalo, etc., etc. Number two, every so often sinasabi niya, he was one of the best, if not the best, president. Ganito ang ginawa niya, etc., etc. In other words, lahat ng mga ginawa ni FM, na magaganda, sinasabi ni Presidente, tutuloy natin to. Maganda yan . O ngayon, di basag. Basag yung narrative na yun. Correct. Ngayon, tapos ikumpara mo sa nangyari after. Ikumpara mo. Yun ang lalo. Yun ang lalo na bigat. And then at the same time, binabanatan nila si Presidente kasi may ginawa. Paano ba pala sa to? 70%, 80% ang trust. They're trying to do too many things. Yung 86, si Duterte, at the same time, meron pang collateral na sinasalag nila yung mga pasaring kay Noy-Noy. Meron pang ganun. Ang dami nilang kalaban. Ang dami nilang, they couldn't concentrate on a single principle din sa kanilang communications. Kasi nga, wala silang yung sinasabi ko sa'yo, philosophy, political philosophy. Ano bang gusto nyo? Ang gusto namin hindi maging ang gusto nila, huwag lang mag-presidente. Si Marcos, tapos They didn't even want Lenny to be president. They just don't want BBM to be president. So nakalimutan nila na kailangan nilang ipanalo lola nila. Kulang sa lalim tayo. Dahil dyan, wala kayong na-attack sa local level. Wala. Meron bang pa-kandidato presidente independent? Asan yung machinery mo? Ko independent. Para mo na rin. Di ba, since she's running as an independent, then she's not entitled to watchers. Hindi lang yun.
Ang sinabi mo pati, itong Elvin, ito lang kakwenta-kwenta ito. Oh, by the way, sasamahan ito. Wala ito. Halaka. Anong sakay na lang siya sa watchers ng LP. Hindi ang problema diyan. Hindi kasi ang gusto niya iwasan yung LP. Dahil dilaw, palpak. But that's really ridiculous. Ayaw mong ma-associate sa LP tapos campaign manager mo si Bam tapos VP mo si Kiko. You can't get any yellower than that. Okay. Kaya nga, mali pa din. Oh. So, kaya nga, hindi tahasan o hindi buong puso yung pagkawala niya sa dilaw. Binago lang yung kulay. Pero dilaw pa rin yun. Yep. Kaya nakita ng tao yun eh. Ito, kasi laglag na noong 2019 eh. Correct. Nakita ng tao yun. Nasira na yung beef. Yun ang nakita ng tao. Kayo, self-righteous kayo. Ngayon, mapagkunyari pa kayo. Kasi ano kayo eh, baliktarin kayo. Hindi nyo alam kung anong gusto nyo mangyari sa buhay. Hunyaho kayo eh. Plus, they kept trying to keep hindi out panic. Of the... hindi panic, hunyaho. Hindi. Yeah. Ang nagpapanik yung kabila, 56%. Bagay yung dilaw, nagiging pink, tapos nagiging yellow pink. Yan nga, hunyaho. At the same time, yung chameleon? Yeah. Ha? Chameleon? Yeah. Oh. Yeah, pabago-bago ng kulay. Depende ng sa... anyo? Ano? Depende sa environment. Palagay ko. They were also... nag-a-attempt rin kasi silang magsalag ng mga issues of corruption and incompetence and all that. That they were saddled with. Kasi nga, hindi naman nila na ano eh, na hiwalayan talaga yung LP eh. So, andyan pa rin yung multo ni Noy. Kaya pag sinabi mo, itong MRT3, yung tagal-tagal na naghirap ang taong bahan dyan. Tapos nung dumating si Presidente Duterte, bakit naayos? Bakit naayos? Kayo sa 6 na taon. Ba't yung laglag bala? Hindi. Kami nag-umpisa noon. Ang dami laglag bala, hindi masolusyonan. Tapos simple lang sinabi ni Duterte, kahit may bala, wag nyo na, kunin nyo yung bala, tapos wag nyo na pasuhan. Tapos. Papasukin nyo lang. Simpleng-simple. Bakit kinuha nyo itong LRT1 extension program? Extension lang kayo, kinuha na yung buong... buong kontrata. Buong linya. Tapos chinap-chap nyo. Pakitang-kita naman yung corruption dun eh. Tapos hinanap yung mga parachute sa LRT2. Yung tubig. Parachute? Hindi, parachute eh. Yung LRT2 papuntang papuntang Antipolo. Yung LRT2. Yung extension. Yung hinanap extension. Yung mga parachute. Yung pala gusto nyo, yung linya lang eh. Hinanap yung parachute. Paano mababa yung tao? Tinayuan na kayo na release. Gusto nyo pa na istasyon? Hindi. Niluluto pa nila yung supplier. Sobra talaga itong mga taong to dyan sa east eh. Grabe. Meron ng trilis eh. Gusto pa na istasyon. Hindi, hinanap lang ho namin yung parachute kasi bababa kami eh. Walang parachute. Walang parachute. Wala rin. Useless yung useless yung release. Paano yan? Yung mga ganon. Tubig. Paano? In-extend. Quietly. Diba? Extended yung franchise. Kaya bang gawin ng presidente yun? Of course. Ni malaman lang hearing and anything. Well, hindi tapos siya talaga kasi involved ang million-million tao. Okay? Dahil sa kaibigan niya yung mga Ayala. Ganun lang. Wait. They're more than friends. They're more than friends. Sabi rin, no? More yan? Than friends in business the sense partners na... Business partners then? Kumbaga, parang blood na sila because... Relative. Diba, 1986 wouldn't have happened without them. There would be no Tita Cory without them. There would be no Edsa. At saka eventually... There would be no Noy Noy as president without them. Eventually, yung mga yan, naging kabakas eh. Kabakas. yan ang work up. Bakit tapos, ito naman si Perdito Basio eh, nagboracho pa. Mamasapano. Mamasapano pa, no? Hinahanap yung mga sundalo dyan. Nagboracho films. Nagboracho points yun pa, mamasapano. Boracho films. Galing talaga di attorney to. Patay tayo dyan. Ang daming ganun eh. Sobrang galing. Unang pasok ng ad, boracho films!
Mama sa paano? Oh. Seryoso yung movie. Napaka-ano. Nadidistract ka muna dun sa pangalan ng production company niya. Tapos niyan pa nagkaroon ng ano, super importation. Doon nag-umpisa eh. Mm-hmm. Oh. Smuggling, importation ng mga agricultural products. Ginawa ka ng Malacanang. Walang smuggling noon. Mm. Walang smuggling. Kasi lahat yun legal. Lahat yun hindi binuhuli. Diyos ko, grabe na, no? Okay. Ito, sa NCR daw, sa akin ng publicus. The son of the late, sabi. Yan pa yung isa. Sino nagsabi niyan? Pulsation. The son of the late. Pulsation na naman. 64-year-old son of the late. 52%. Talagang si binanggit. Latest survey in NCR. Robredo, 27%. Kaya daw, yan, dumikit na. Pero ganito almost kalahati na lang ang lamang. With 4 days. Panic na tayo. Yung mas mataas pa din yung score ni Marcos. Pero halos kalahati na yung score ni. Pero kung magdiwang sila. Kala mo. Lagpas kalahati na pala kasi ang 27% dapat ang doble nito, 54%. Uh-huh. 52% lang si Marcos. Medyo bumi. Talo na siya. Lagpas na sa kalahati eh. Ang partida kalahati eh. Di lagpas sa kalahati. Ano ba? Pero mas malakas si Boy Benta dito sa Metro Manila kesa sa kay Madam? Kay Pacquiao. Ah, talaga? Pero nationwide, inunahan na ni Pacquiao si Boy Divisoria. Boy Divisoria. Kid. Ngayon, Kid Kid Divisoria. Sorry ha. Sorry po. Kamali. Masyado nga naman na nimboy. Ang Vice President, 55%. Si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Kung tawagin po to si Inday Sara. Inday. At may git sa kalahati ang lamang niya kay Sharon. Ay, kay Francis. Hindi ka kasi maalala kung sino yung Francis. Sharon na lang. Francis, Sharon. Ati Francis, Sharon. Okay. 19%. Mas malaki yung lamang ni sa Metro Manila. Yung? Mas pasok si... Biro mo, 19 yung kalaban, 55 si Sarah. Tapos, saan yan? Metro Manila? Metro Manila. Tapos, hindi siya taga dito? Yun na nga. Hindi, pero nandito yung tatay niya. Ah, of course. Sa dito sa Manila, mataas po ang trust and performance. Mm-hmm. Pareho, trust and performance rating ng tatay ni Sarah. Mm-hmm. He will be known as the father of the vice president. after this admin. Ay, parang na siya, no? Son of the dictator. Father of the vice president. yun yung spin nila. Sa Metro Manila. Now, if you go by the old, yung dati ho kasi pag ang sabi ng mga analysts, political scientists, where Metro Manila goes, the rest of the country goes. Mm-hmm. If you follow that, parang ganun na ho talaga. Oh, even if the candidates are not from here, dun pa rin. Yun pa rin yung trend. Ngayon, halos makikita nyo ang confidence ng Marcos campaign. Na hindi panic, ha? Hindi, ito, totoo na to. Confidence. Confidence. Or they may be hiding their panic. Parang nagkunyari. Putting up a brave front. Yan. Na kumpiyasa sila sa kanilang chances. Mm. Pero may warning tricks. Mm. Kailangan bantayan ang eleksyon. Of course. Yan. Bawal matulog?
Well, dalawa yan. Okay, maraming okay, okay, moves ngayon. Ang daming disinformation. Yun yung ano talaga yun si disinformation. Pre-election day, ang daming disinformation, pati yung mga ano, nagbabaliktaran na, etc. Isa yan. Pagkatapos, yung mga presinto ginugulo. Pagkatapos, yung arrangements, ginugulo. But election day itself, ito na. I'm sure marami complain. Ito yung nangyayari, inaano kami, hinaharas kami, etc. And then after election day, merong activities na kailan kasi proclamation You have to go to the proclamation process. Missionaryong no pro. Merong ganon. Yun yung panggugulo ng voters list. Isa yan. Mm-hmm. Okay? Mm. Nakita na natin, mahigit 7 million ang tinanggal ng COMELEC sa listahan. And to me, it's a flimsy reason. Mm-hmm. Na sinabi, hindi kayo bumoto noong 2016. Noong 2019. Ang cut-off pala, 2019. Mm-hmm. Yung huling election, kung 2019, hindi kayo bumoto. 2018. Tapos noong 2018, hindi kayo bumoto. Dalawa. Two consecutive yun. Strike out. Okay? You're out. Hmm. Flimsy reason sa akin. Nagugulat lang ako Kasi parang most... ang 7 million votes yan, mahigit 10% po yan ang butante. Ang pagkaintindi natin ever since is that hindi kasama ang barangay sa national election. Hindi. Ngayon, ginawa nila yun. Strict na kami. Strict na ang parents natin, COMELEC. Hindi pwede yan. Strict na. Kasi napaka walang kwenta nito mga Pilipinong to. Mm. Diba? Kailangan to parusahan. Hindi kayo makakaboto. Mm. Ayan. Ganun yung klaseng attitude. Okay. Diba? More on this later. Pagbalik ng karambolang oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambol sa DWIZ. Balik ng karabola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan Dela Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Palit po lang. Dun sa, pakicheck lang po dun sa ating social media, nagkapalit po yung pangalan. Ako si Jonathan Dela Cruz. So for today, si Boss Conrad, si Jonathan Dela Cruz. Yeah. Tapos mamaya siguro palit na naman sila. Ako na naman si Trixie mamaya. Okay. Bukas mo kalawa, ako naman si Larry Gadon. Uy, miss ko na si Boss Larry. Kaya mo. Huwag niyong kakalimutan si Boss Larry, ha? Boss Larry Gadon. Larry Gadon. Mm. By the way, dun sa mga nagtatanong sa t-shirt ko, ito yung buo. Nakalagay. It says, ano ba yan? It's a Duterte thing. You wouldn't understand. Yes. Bigay po kasi ito ni Miss... Christine Bernardo, yung magkakapatid na Bernardo. Na hindi, yung isang kapatid nila, si Catherine Bernardo. Na hindi girlfriend. Na hindi jowa ni Daniel Padilla. Hindi. So, kapangalan. Opo. It comes in different colors. Hindi po niya sinabi kung saan nakukuha ito. Intayin ko po na mag-message siya sa akin. Ano nakalagay? Walang malaking size. So, ang kinuha ko, yung pinakamalaking size, which is large. Hindi pa rin kasya. Malamang si Georgie susuot nun. Pinagagawan po. Ay, talaga. Sige, raffle. Sa inyo, raffle. Ay, by the way, did we greet our Muslim brothers and sisters? Eid Mubarak. Kahapon yun. Hanggang ngayon. Kasi Hari Raya Festival to. Tama. Tikat-tikat kami, nagtatampo. Sabi. Buti pa si Kidlat, nami-miss nyo. Ako hindi. Sino yan? Si Boss Willie. Anunod pala siya. Good morning, Boss Willie. Bakit hindi ka on cam? Lalo na yung dala mo. Sino? Iliorado ata yan eh. Ay, hindi siya pwede on cam. Dapat pala in studio. Good morning, Boss Willie. Miss ka rin namin. Miss ka namin. Lalo na, ubus na chocolate. Parang dito kasi, Willie. Hindi, hangga-election na siguro yan. Hangga-election? Ikaw naman, Willie. Dapat nagdala ka na ng isang... Hindi. Willie, dumating ka lang. Happy na kami. Oo.
Yung magpakita ka lang ba? Magpakita ka pa lang. Ayos lang. Okay na yun. Huwag mo sabihin na mga... Kainigan namin pansit. Huwag mo sabihin na kaklase mo ang boss namin. Ay, hindi. At saka si Jimmy magsaysay. Hindi naman niya sinasabi. Hindi mo sinasabi yun. Kaya pinakakain na lang siya ng pansit. Oo. Babatiin ko din yung favorite professor ko in everything art. Si Professor Patrick Flores, nanood po siya. Morning, Prof. Okay. Grabe nangyari dito sa Senatoria Balls pala. Oo. Puro return of the comeback. Matitin dito ah. At saka yung mga ano. Ang daming dito. Artistic. Pati si Ba, congratulations. Mm. Medyo papasok na. Ang kaibigan natin talaga natin. JBR ito. Uy, oo nga. Oo. Secure na si JV. More or less. Maayos siya. Number 22, JV Hersh ito. Ba, maayos ito. Matindi-tindi ito, ha? Robin Padilla. Si Vino, si Robin, si Vino. Maayos ito. Kahabol pa ako ng interview kay Robin. Tignan natin. Kung nasan. Sabi na, opo, ipopost ko po sa Luminous kung saan available tong t-shirt na to. Pero available din po yung Salamat PRRD t-shirts at saka sweatshirts sa page ni Crisette Laureta. Ano Chung. Yung salasalamat na ganyan? Oh. Ano yan? Ang ano nga pala, no? Kailangan ko pala kayo ikuha. Wala naman salasalamat. Salamat PRRD shirts, ha? Huwag kakalimutan. Wala tayo? Fundraiser kasi yun eh. So, please, parang don't forget. Parang ganun-ganun na lang ba yun? Oo. Yun na lang ba? Oo, ikukuha ko kayo. Para bang yung 18 inch na na pizza? Na pizza, kwento. Kwento na lang. May sale lang. Skid boss, panad na ka. Ang ganda ng pagkakakwento. Sarap ng pagkakakwento ko sa kanya. In fairness, no? Sarap ng pagkakakwento ng pizza. Sarap ng pagkakakwento. Matindi itong mga ano na ito. Maano pa ito, ha? Uh-huh. Habulan pa ito pala. Ay, ang ano ho dyan, dito? Yung top 5 na yon. Mm-hmm. Halos maganda na ang standing noon, top 5. But from 6 to 20 plus, mm-hmm. Medyo mabigat. Ano ho yan? Matindi pa ang rumble pa din rumble yan. Rumble pa pala ito. Can be anything. So, kung gusto natin matanggal yung mga ayaw natin, don't forget to vote yung mga sabit-sabit, yung mga striking distance. Yan. Larigadon. Kahit hindi siya striking distance, sasabihin ko na Larigadon. Gibo Chodoro. Gibo. Harry Pinyon. Roque. Yung Gibo Chodoro. Manny Pinyol. Manny Pinyol. Yan. Nasa mga ano pa rin sila, oh. 16 to 20. Oh, about striking yan. Distance. Bakbakan yan. Bakbakan yan. Importante doon. Yung ano, yung malaking bagay ho yung pag ganyan ang labanan. Ground malaking forces. Bagay yung machinery. Oh, ground forces. Kasi yung machinery, pwedeng makakuha yun ng mga command votes. Yes. Mm-hmm. Alam nyo naman ho kasi sa local election, talagang ang isang mayor halimbawa, may loyal following yan. Big deal yan, yes. Kasi anong mangyari, maka-mayor ako. Oh. Mm-hmm. Yung mga yun, pwede pakiusapan ni Mayor. Ito na lang. Isingit nyo naman si Larry Gadon. Yes! Yun ang command votes na sinasabi. Yung mga command. Kasi ang Mayor po, halimbawa, may isang pamilya na tulungan na hospital. Mm-hmm. At sinagot niya. Mm. Yung pagkaka-hospital, yung buong angkan nun. Mayor na yun. Papasok na yun. Asahan mo, maka-mayor na yun. Ganyan ho. Tahi-tahi na yan. Eh kinig ano pinupulaan niyang ating ugali na yan eh yung utang na loob. Utang na loob Pilipino ang Pilipino style. Hindi raw maganda 'yon. Mm-hmm. Well, sige, hindi maganda. Pero pag kilala mo yung ano, yung hindi mentality ng maganda. Pinoy, you'll be able to use it for election. Hindi ganito 'yan, eh. Kailangan basta, alam natin yung psyche natin. Malaga yun, saan yung tumatanaw? Kahit naman sa US, eh, di ba? There's a story. Sino ba itong presidente na to? Malaga yung tumatanaw. Si, ano, si, I think it was Ronald Reagan or Gerald Ford. Yung teacher nila, yung teacher niya, nakausap niya, grade school teacher, elementary school teacher. Sabi ng teacher sa kanya, sabi niya, I voted for you. Sabi ni presidente, of course, parang ganon. No, even if you didn't ask. I didn't think I had to ask. No, you have to ask. Sabi ng teacher. Because that's how elections work. You have to ask for the vote. Ano sabi ni Gwen Garcia? Kaka-ano lang niya. The presidency is not earned. It is given.
taray ng lola mo. I can see your face. Pero yun yung inaano niya. It is given by the voters. Yeah, of course. So, definitely. Kaya nga, yung mga survey na yan, ang pinaka-importante... Hindi nakikita kayo, intensified. Napaka-importante ang boses ng tao. Hindi nakikita ang intensified. Hoy, okay. Pakiramay muna ako. Namatay yung tatay nung aming past president sa Rotary Club of Makati Dasmariñas, si tatay ni Dr. Hernando Bongcruz. Yan si Bongcruz. Yan po yun nung eye doctor, opta. Yung programa namin, mulat mata, yung libreng cataract surgery. Siya yun. Siya yun. Okay, ginugugol niya yung kanyang panahon para manggamot ng libre. Bete. Galing yan. Hindi lang yun. May clinic kaming tinayo. Nang hiram kami, na malimus kami ng equipment. Tapos nang hiram kami ng lugar, diyan sa Epeta. Doon kami nagtayo ng clinic para makapag-opera siya ng libre sa cataract. Pero binawi na yung lugar. Meron namang magandang loob. Binigyan pa kami ng panibago namang building pa para lang matuloy yung libreng cataract operation. Okay. Yan po yung doktor na yan, yung namatayan ng tatay. Okay, kaya ako'y nakikiramay sa kanya. Masakit bang mamatayan ng tatay? Siyempre. Kahit anong edad niyo raw ng isang lalaki, from 5 years old, or whatever age, pag namatay ang tatay mo, mabigat a yun. Part of you goes. Pero yun nga, alam mo ang mas mabigat yung nauuna yung anak. Ayun daw. Di ba sa the parent Chinese is not supposed niya, to bury his... no parent should be. So, alam ko yung feeling niyan. Kid. Yun ang yung eulogy ni Edward Kennedy kay John John. Di ba namatay? John F. Kennedy. Yung anak ni JFK. Kaya yun, destined to be president dapat yun. Yung John F. Kennedy Jr. John. Correct. Diba? Yung namatay sa aeroplano. Siya nag-piloto. Samang sister-in-law at asawa. Okay, tayo sumagot si Miss Christine Bernardo. Thank you very much. Sumagot. Sabi niya, siya daw po may gawa. Siya nag-design at pinaprint ko po. Magaling. Hobby lang daw po niya. Tinatanong niya, anong sizes ninyo? Ay, wag na! Extra. Kung ito yung large, XX. XL silang dalawa. Ah, hindi. Ma'am. Christine, medium lang ako. Baka nga medium. Baka isang braso lang kung magkasya sa akin sa medium. In between small and medium lang ako. Ah, gano'n. Tama. Yung wrist. Christine, maraming salamat. Miss Christine. Agasan ba si Christine? Ewan ko, pero kapatid niya si Catherine. Si Catherine. Na hindi jowa ni Daniel Padilla. So, Miss Christine Bernardo, maraming salamat po. Ang cute talaga ng show. Comes in different colors. May white paint. Hindi ko nga nilalabas pa yan dahil malamang si Emil yung... Ano daw nakakabili? Sinabi na ho ni Christine na hobby niya lang. Hobby niya lang po. Hobby nga hindi po. Niya business. So, Miss Christine, dahil yung hobby niyo po, daming nagtatanong kung pwede mag-order. Parang awa niyo na ako yung kukulitin. Gawan niyo na. Saan daw mabibili? Kay Miss Christine Bernardo po siya po yung nagbigay. Kasi that is also kasi most appropriate kasi nung last Sunday nagkaroon ng final yung Duterte Legacy Caravan. May caravan sila. So ngayon ang mga sinasabi na ng presidente, advice yes, to the next administration. Kumbaga talagang na siya. Meron na siyang closure. Okay. Ito ho ang isa sa kanya inaalala raw. Dahil yung oil price. Dahil nga doon sa giyera sa Ukraine. Sabi niya, kailangan na susunod na administrasyon.
nakahanda. Oh, yan ho ang bantayan. More than $100 per barrel pa rin ang oil. At ang gaso natin nasa 70 pesos na. Yes. Okay? Mabigat malaki yun. Yung bagay yan. Mabigat yun. Mabigat sa yun. Pilipinas. Yan ang kailangan daw atupagin. Isipin paano masusolusyonan. Ngayon, meron ako, kasi may sinusundan akong na site on oil predictions, forecast, and everything. Mm-hmm. Ang mukhang ang Germany, papayag na doon sa Europe, mm-hmm. sa EU, na ano na rin, hindi na rin bumili ng oil sa Russia. Mm-hmm. Ano epekto niyan? So, ang ibig sabihin ng Germany, pupunta na naman sa market. Sa market. Market. Okay. They'll go to the market. Nandoon tayo eh. Hala, tataas ang presyo. At the same time, ang OPEC ayaw mag-increase ng production. Yes. Ang tawag ko dyan, artificial shortage. Nagkakaipitan. Nagkakaroon ng artificial shortage. May langis naman. Pero nagkakagulo tayo dito sa isang market dahil yung Russia ayaw natin bilan. Ang production ng Russia and sales ng Russia halos 20% na ng world market. Ang ibinagsak. Okay. Diba? Yung 20% na yun, ibig sabihin ho, nawala yun sa world market. Mm. So, nag-aaway-aaway ngayon. Sino makakapuno ng 20%? Wala. Mm. Yan ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo. It's an artificial shortage. May langis naman eh. Mm. Parang yan yung ano. Ngayon, kung yung production ng Russia somehow mapunta sa open market like through China, or through other friendly countries. Mm-hmm. Medyo maiibsan yung artificial shortage. Mm-hmm. So yan ho ang sinasabi ni Duterte, kailangan daw talagang daw mahihirapan tayo. Mm-hmm. Ang salamat na lang at patapos na ako. Ang nagpatawa pa eh. Parang iniiwanan mo kasi lang. Kasi talagang malaking problema talaga yan. Ang effort, and this is more political than economic, yung dalawa, meaning China and India. Sila yung they are trying to work out a system where they are not going to break the sanctions sa Russia, pero sila yung magiging flow. Bibilin sila. Sa kanila. So they will not go to the market. Kasi ang mga tatamaan yan, hindi naman yung mga mayayaman na bayan. Hindi. Tayo. Kaya kaya nilang bumili. Tayo. Kaya sabi ni Duterte, talagang mahihirapan tayo dyan. Buti na lang, patapos ako. Sabi niya. Pass it to the next president. Ang dinadasal niya na lang daw, pabilisin yung araw. Oo. Para makaalis na siya. Para hindi sa kanya tatama. Para sa hindi kanya Pati yung ASEAN. Ano niyo ba yan? Summit. Meron kasing pakiusap yung ibang heads of state. The U.S. wants to talk to Duterte about yung gagawin dito sa South China Sea. Hopeless. Kasi ang feeling ng US is si Duterte talaga, kaya niya i-impose whatever it is that... Kaya niya ibenta sa mga Pilipino. At saka sa ASEAN. Mataas ang respeto ng mga ASEAN leaders. Pagkapasok pero sabi bilang ni presidente... Babagsak mo. Ay, nung pagkapasok niya bilang presidente, nag-rotate, di ba? So siya yung naging, tayo yung naging host at saka presiding. So they wanted to, to ask Duterte to represent, well not really represent kasi hindi pwede. Parang, to assist in dealing with the U.S. sa South China Sea. Okay. Umayaw si presidente. He's passing it on to the next president. Dapat naman. Kasi ilang pero this was last year pa. He could have undertaken this. Pero so, ang sinasabi niya na lang, yung may mga balak manggulo dahil just sa fuel price increase at nararamdaman niya na raw yan. Intindihin niyo naman kung ano yung factor dyan. Wala sa control natin yan . And yet, gusto niyo manggulo. Ayun. Typical kaliwang bube. Yeah. Yes, sumilaw. Ayan.
Halimbawa. Ano yung chika uli dyan sa Sumilaw? Para lang dun sa mga ano, because nakikita ko yung conversation ano online is about 140 that, hectares. Okay. Okay. Ang may pag-aari niyan, private individual, by the name of Norberto Quisumbing. Okay. Yan yung Norquis. 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 Ngayon, agriculture ang classification niyan. Mm-hmm. Ang gusto ng mga farmers, land reform. Nagkaroon ng conversion mm-hmm. into agro-industrial. Mm-hmm. Okay? Nagdemanda sila. Mm-hmm. Nag-hunger strike sa DAR. Mm-hmm. Doon sa tapat ng DAR. Panahon ni Ramos to. Okay. Panahon ni Ramos. Hunger strike. Nandun sila sa tapat. Paano uli sila ma-affect kung i-convert siya? Eh, hindi na mabibigay hindi, sa kanila yung... Hindi na sila mabibigay. Ah, hindi na malaland reform. Hindi na malaland reform. Okay, okay. Ang ginawa ngayon, nagkaroon ng win-win solution. Mm. Merong 44 hectares mm. na converted. Mm. The rest, mabibigay sa kanila. Yun. And ayaw din nila yon. Kasi na all or nothing. All or nothing. Nakaamuin. Okay. To solve the whole thing, mm-hmm. nagmarcha yan eh. Mm-hmm. Sa Manila. Oh, from Cagayan de Oro. Pumasok ka San Miguel. Sabi nila, okay, we will give you another land. Diyan din, malapit. Mm-hmm. Mas malaki. Uh-huh. Mas malaki. Para lang matuloy yung project. Mm-hmm. Kasi gagawin muna San Miguel dyan, Integrated Agro-Industrial Complex. Meaning, feeds. May processing. And everything. Pag-process nung live animals, magiging... Magka-create sila ng market. Katayan and everything. Growers. Lahat ho ng paligid niyan, lahat ng paligid na yan, mabibiyayaan dyan sa ganyang project. Okay. And more. Kaya gusto nila Ramos matuloy. Mm. Kaya nag-win-win siya. Natalo sila sa kaso, by the way. Yung win-win. Sabi ng Supreme Court, hindi na pwede yung win-win kasi na-decide na land reform yan. Okay. Nung pumasok yung San Miguel, binigyan ng mas malaking lupa. Ayaw pa rin nila yun. Okay. Para lang alamat to. Tapos, kasi... Hindi kasi bakit? Ayaw nila pa rin. No, they want to have ownership. Basta tigas ng ownership eh. Hindi kanila rin naman yung ibibigay na San Miguel. Hindi distribute. Bibigyan pa kayo ng bahay. Ibigyan pa, pagagawa pa kayo ng eskwela. So gulo yung gusto nila. Iba ito. Hindi, matigas ang ulo. Kasi backup ng mga Catholic Church. At saka? Ng kaliwa. Iba ito kasi itong Sumilaw nito mas malapit sa ano, sa road. Across the street lang yung binibigay eh. Across lang talaga, literal. Across the street. Ayaw na namin dito. Bakit? Ito na kami. Basta. Pumayag din sila later on. After a while. Kasi what convinced them? May nag-intervene. May nag-intervene. Na church hierarchy. Yes. Napaliwanagan ng million reasons. Bait naman nila. Napaliwanagan ng million reasons. Alam nyo. Nabigyan ng... Natigil. Naayos. Blessing sa inyo to na mabibigyan kayo ng ganito. There was manna from heaven. Ganyan. Okay. Para makapag... Pero ngayon... So yung oil, ganun din. Sabi ni Duterte. Re-revive uli nila yan, ha, ngayon. Bakit? Issue paano ngayon? Re-revive nila. Kasi daw... Yung revival, nag-marcha sila for Lenny. Kaya nga. Yun lang ang revival doon, which is fake. Si Lenny daw ang lawyer nila. Really? She just says I represented them. Kasi yung pati yung panalo sa Supreme Court? Hindi, of course not. Yung sa Supreme Court siya, po, yung kaso, naalala ko naka-enter yung appearance niya. Yung win-win nila Ramos, tinabla na Supreme Court. Mm-hmm. Kasi yun yung ayaw nila. Mm-hmm. Si Lenny ang lawyer doon? Serious ka? Sabi niya, serious ako. Sabi niya, but here's the ano, nakikita bakit mo yun. Bakit ngayon ko lang nalaman dyan? No, but you can see the hedging. Kung abogado ka.
sasabihin niya, I represented them. Pero kung hahanapin mo, nag-enter ka ba ng appearance? Represented them on some occasions. Mm. On a couple of occasions. I think that... Baka naman represented sa seminar. Hindi, baka ang Saligan ang nag-represent. Saan? Saligan is the NGO which she was a part of. It's based in Ateneo sa QC. So if she was part of Saligan, indirectly... Grabe naman yung claim na yun, na siya yung ano nang sumila. Kasi hindi siya nag-elaborate. Unlike dun sa ano. Sikat na siya. Hindi, kinamayan niya yung mga farmers eh. Hindi, kasi kunwari... Nagbigay ng ano, pagkain. So represented na. Nung nagkaroon ng marcha. Representation pala yan. Anyway, kasi nagkakasagutan sila ni JPE. Ang sinasabi ni JPE, you're not a lawyer in the full sense of the word. So, nag-cite siya ng isang kaso where she said she represented a child in a murder case kasi yung parents niya napatay. Okay. Prosecute daw niya yun. So, I'm not sure kung ano yung role niya, private prosecutor or nung nasa PAW siya, hindi ako sure kung ano nangyari doon. But, she also says that she represented the Sumilaw farmers, but she does not elaborate. So, makikita niya yung difference. Very specific siya dun sa representation niya dun sa murder case. Pero sa Sumilaw farmers, it's like an aside. But, grabe yung airplay on the Sumilaw farmers. Ang tanong, how exactly did you represent them? Mm-hmm. Kasi, baka if we go into specifics, mabolster pa yung argument ni JPE. And he said, one swallow does not a summer make, di ba? And in this case, one murder case might not make you still a lawyer in the full sense of the word in the way that JPE meant it. Sa akin, pare-pareho lang. Ano na lang, nagkakatalo na lang siguro sa galing. Sumilaw ngayon, sinasabi lawyer nila si Robredo. Mm. Yung ba sinasabi nila? O si Robredo nag-claim nun? Siya nag-claim, tapos dumating sila. Ayun, gaganon. Pero yung conversation sa social media. Hindi mo sabihin, nag-marcha ulit sila? Daw. Paano yung mga lupang binigay sa kanila? Di na nila... Nag-marcha sila for Lenny to support Lenny's candidacy. So di bali na yung kanila mga... Claims. Lupa na dapat na sinasaka. Ay... Malay, kanya-kanya na lang. Para-paraan na lang. Ang claim nila noon, indigenous. Ang mga nandiyan. Kaya, I remember that argument. IP daw sila. And therefore, parang ancestral land siya. Hindi domain eh. Land eh. Land. Ancestral land. Pero may title yung land eh. Yun ang problema ko dyan eh. Merong may-ari, may private kaya owner. Kaya nga eh. Ngayon, kung government, ano yan, na... May style kasi yan. Tapos, ibibigay mo sa iba, ay, malaking kasalanan mag-retroact niya. Pero, nulat mo lang, merong may-ari niyang lupa na yan. Therefore, informal settler sila ron. Or, they should have contested the title. Kasi merong clause sa IPRA na, even if napatituluhan yan, pero ma-prove mo that it was either ancestral domain or ancestral land, babalik sa inyo. Of course, bibigyan pa rin yung ano. No, yung, there was an existing ano. May claim sila. There was a claim. Ay, siyempre, talo sila dun eh. So, but they are going back to, they went back to that particular issue. I think they went back to that argument. They have a continuing claim. As part of ancestral land. Etc. Ngayon, na-settle na yun eh. Kasi nag-quit claim sila eh. Hmm. Binigyan sila na mas malaking lupa. And even better, may infra. So ngayon, binigyan ng infra. Pwede. Diba? Ano pa reklamo? Wala na reklamo. Suporta na lang kay Lenny. Suporta na lang kay Lenny. So... Continuing benta. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9 o'clock ng karambola sa DWIZ.